Driver po, dumating na po yung anak ko. Sabay ako matingin kayo. Dumating na po, tawang sasakyan nila. Ito po ang sasakyan, ayaw po yung malugang ko. Tara. Hello, hello, hello mga langga, mga ka-FW natin dyan, mga friends. Tara natin kung saan kayo sulok ng mundo naroroon. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, mapagpalang araw sa ating lahat. Yung pag-uusapan natin mga langga, sino nga ba ang totoong tagapagmana ng bahay ni Lola Damiana? At kung papayag ba dito si Kuya Val Santos Matubang kung sino yung totoong tagapagmana ng bahay ni Lola Damiana? Kasi nga ngayon wala na si Lola Damiana, marami ang nagtatanong kung sino ba talaga ang magmamana sa bahay ni Lola Damiana. Siyempre naman, napakatibay ng bahay ni Lola Damiana at wala nang titira doon. Kaya yung tanong ng mga nakakarami, sino nga ba ang pwede o karapat dapat na maging tagapagmana sa bahay ni Lola Damiana? Alam naman natin na palagi sinasabi ni Kuya Bernie na yung bahay niya nga pag mawala siya ay pwede rin tumira doon ang kanyang mga pamangkin doon sa mga anak ni Kuya Raimundo. Kasi alam naman natin na marami yung anak si Kuya Raimundo sa una niyang asawa. Pero yung tanong, payag kaya yung mga anak o sa isa sa mga anak itira sa bahay ni Lola Damiana? Meron ding nagsasabi na bakit hindi na lang yung anak ni Kuya Bernie na si Rene na lagi na lang andun kay Lola Damiana at nag-aalaga din noon sa kanya ang titira doon sa bahay ni Lola Damiana. Kung sino man yung maging karapat-dapat na maging tagapagmana ng bahay ni Lola Damiana o titira doon sa bahay ni Lola Damiana, ay tiyak na maswerte siya kasi nga wala na siyang kakalain na wala na siyang problemahin kasi nga ay maganda na rin at maayos na yung bahay ni Lola Damiana at meron na rin mga gamit. Yung tanong ngayon, kung papayag kaya si Kuya Val Santos Matubang kung ang desisyon nila yung isang tao na to, isa sa mga apo ni Lola Damiana kay Kuya Raimundo, ang titira sa bahay niya. At malalaman natin yan pagkatapos ng libing ni Lola Damiana kung sino ba talaga yung totoong tagapagmana at karapat dapat na natitira sa bahay ni Lola Damiana. Kaya abangan na lang natin mga langga at ito panoorin natin. Nalala po, dumating na po yung anak ko. Sabay ako matingin kayo. Dumating na po, tawang sasakyan nila. Ito po ang sasakyan, ayaw po yung malugang ko. Tara. Ayan po, dalakit na po. Anak po. Anak ko po ito, si Rina Lynn. Hello po. Kadilaw naman po, paket din, manugang ko. Sawa po ni Rina Lynn. Okay. Ito na yung anak ko. Ito na po. Dito po sa bahay. Ito na pala nag-uisip po na kanina? Hindi. At akin, hello? Oo, thank you. Ito po, yung anak ko po, si Isay. Kaya yung asawa po niya. Maraming po salamat po sa sponsor po at sa patuloy po nagsusuporta kay Ate Bibs po at kay baka na ako ni Justin. Yeah, wala na lang. Sino nga isang sponsor natin ano? Yung analim mo ito ko. Si Ate Ria Pati po. Mundo, huwag ka mag-publish ha. Maraming po salamat. Hindi ako pa-publish. Maraming po salamat. Sam. Po yung girlfriend niya. Yeah. At kay Ate Sharon po, maraming salamat po kay Ate Sharon. Si Rina Lynn. Maraming po salamat po Ate Sharon. At kay Ate Bibs po, maraming po salamat po. Ayan po yung anak ko na dumating. Wala. Ayan po, hindi po sila po kumakain. Morning po mga guys. Kain po sila. Kain po tayo. Kain daw po tayo.
ano po. Nakikita naman po ng pantanghalian po. Ayan po si Ate Lenin. I mean, dito po sa inyo, sino po muna nakaalam? Dito po, ikaw muna nakaalam? Ikaw po? Kaming magkapatid kami nagbabantay nun. Kasi, ninawag ko rin si Kuya Ban na... Anong klase po, di na siya kumang, ano? Kinigising niyo po? Kasi, ano, ninawag po kay Kuya Ban. Kuya Ban, patitigil po na po yung meeting mo na dito pa. Kasi, sinanay. Kasi it's supposed to be, ngayon natin ang ribbon cutting o kahapon. Ngayon sana ang ribbon cutting. Kasi natin po Kuya Bal. Mamaya pa na. Kumari, dito mo natin ibuburo na sa bagong lahat. Kumayag naman sila. Alam mo, nakakatuwa dito tayo. Kumbaga, nakaguan kayo ng bahay. Kumbaga, sa bandang huli ng kanyang buhay, natulungan niya kayo. Kasi kung di dahil sa kanya, diri po kayo magkakabahay. Ito yan. Opo. Talagang sabi ang ano ko doon po, naisip ko doon, parang naisip na ano siya, parang bago siya na maalam, sigurado niya na may dalawang magkapatid, may isang buhay, may bahay na kayo pareho. Ano tayo? Nagawa nga akong bahay. Pumamana naman si nanay. Kumbaga yun na yung pamana niya sa inyo. Kasi na kami ni Lola talaga. Magandang sayang kausap si Lola. Ano po nga ay kapatid ko ay sabi po itong tanto ko kapatol. Wala akong napakigalang dito. Balit ko na ba lang ang mga kapigalang dito. Kasi hindi lahat ng tinuro may sobra-sobra. Ay kumahit magsasabi mo Kuya Bal ay may tinigal. Totoo naman talaga po yan. Kasi si kapatid mo? Ay nagpunta po sa dahil kasi ano na pagkatak nung gamit. Naman lang kami ng bahay na wala ka man ay. Dito talaga, sa toon talaga. Nung isang araw pa yung 5 days nung pagkadating niya dito, gusto niya mag-alis na talaga. Sabi niya dyan na, hindi ko na kaya. Sabi ko naman. Buti na mo saan pa na rin na. Sabi ko nga ay, nanay kung aalis ka na at matanda ka na rin, papayaran ang isla at apampangan ay kumasutin. Kung ito ay gusto magpahinga, sige na. Payag na kami. Pero masakit din sa amin. Pero hindi mo naalala ito na ano. Alaala talaga yan, inaulad kami yan, ano? Ang bahay na yan. Kasi ito, binigay ko rin sa pamangking ko yan. Ang bahay na ito. Pinag-usapan namin ni baba mo, kung mawala po itong matanda, kung wala pa ko itong bahay, sabi ko, bibigay ko yung po Kuya Baldo sa mga pamangking ko yung bahay. Kasi wala namang bahay. O, anak ni Raimundo, na sa unang asawa. Oo. Kaya sabi ni Kuya Baldo, sige na, payag kami. Ngayon, sabi man ni Kuya Bal, lalo yung sinanay, mapunta lang kami ito, pagdalaw lang sa iyo.